Magandang araw mga ka-Roynels! Mag-aalas 3 na ng hapon at mayroon tayo ditong kamote. For this video, inutusan nga tayo ni nanay na lutuin daw natin to. Sabi ko siya, sige, lutuin natin to ng kamote. Dahil kapag nilaga ay nakakasawa na dahil kaninang umaga, yun din yung kinain namin. Kaya ngayon yung naisipan ko, kamote na naman yung lutuin natin. Pero bago muna yan, balatan nga natin ito para malinis naman tignan. Yung kasama ko nga dito ay abalang-abala sa kakaka-cellphone. Sabi ko nga sa kanila, tulungan ninyo ako para madaling maluto. E kapag naluto na to, mauuna rin naman kayo sa akin kumain. At nung mainit na ngayong kawali, inilagay ko na yung 1 litrong tubig. Ay hindi, 1 litrong mantika. At kapag mainit na yung mantika, nilagyan ko na muna ito ng brown sugar para matunaw at madaling kumapit sa kamote. Ganito nga ako magluto, inuuna ko muna yung brown sugar tsaka ako ilalagay yung kamote. Aba, nakadepende naman yan sa inyo kung ano yung uunahin nyo. Ang importante, maluluto yung lulutuin natin. At kapag ganito na yung kulay ng asukal, pwede na natin ilagay yung kamote. Kapag ganito kasi ang gagawin, mas malutong yung labas ng kamote. Kahit sa banana queue, ganito rin yung ginagawa ko. Mas malutong, mas masarap. Pwede nyo rin itong itry kung gusto nyo. Aba, kung gusto nyo rin lang naman. At halu-haluin lang natin ito hanggang sa kumapit yung asukal. At kapag madali ng maluto, pwede nyo rin lagyan ng konting asukal habang hinalo-halo nyo ito. Mas maraming asukal, mas masarap. At eto, na luto na yung kamote queue natin at pwede natin tong hanguin. Kain na tayo mga ka-Roynels. Nahihiya pa yung mga kasama ko dito kaya ayaw nila magpakita sa kamera. Mamaya na daw sila kakain kapag wala na yung kamera. Ang sabi ko, tsa, sige kapag may natira pa. Kapag mga ganitong merienda sa bukid tapos sabayan mo pa ng kape, waring hindi ka na makakain ng hapunan. Kahit ganito lang yung mga pagkain mo, basta magkasama kayo ng mga pamilya mo, ay nako, daig pa yung mga mamahaling pagkain sa mga ganito. Kapag nasa bukid ka, ang dami mo talaga pwedeng lutuin. Hindi ka talaga magugutom, basta ba magsipag ka lang? At ito nga pala yung sinisilyuhan ko, ito yung tinitinda ni nanay, salabat powder at turmeric powder. Napakasarap at natural na inumin po ito. Ang daming sakit na pwedeng malunasan nito. Noong una, nagluto lang kami nito, pang inumin lang namin. Tapos may nagsabi kay nanay kung ano daw yung gagawin niya sa luya at turmeric. Sabi ni nanay, lutuin niya at yun yung inuinom namin. At doon nagumpisa na bibili daw sila at itatry nila. At yun dinamihan ni nanay ang pagluluto. Natanggal daw yung sakit nila sa ulo at lumalabas daw yung hangin tapos pinapawisan daw sila kapag nakainom sila. Tapos ang ganda-ganda daw ng pakiramdam nila kaya ayan tuloy dumadami na yung bumibili kay nanay. Hindi po ito madaling lutuin, nakangalay sa kamay at saka sobrang init. Dami nga nagtatanong kay nanay kung paano daw ito niluluto. Ang sabi ni nanay, madaming oras ang gugulin mo dito para mabuo mo yung turmeric powder. At ito na lahat. Hindi ko alam kung ilang kilo ba yung niluto ni nanay. Tinutulungan ko lang si nanay sa pagpika at pagluluto nito dahil sobrang init. At kailangan nakabantay ka sa pagluluto nito sa apoy. Dahil kung hindi, masasayang lang yung ginawa mo at masasayang din yung pera mo na ginastos mo dito. At ayan lang muna for this video. Thank you for watching. Please share and support our video.